Mga madlang sawsawera at sawsawera, heto na ang pambansang pagdagulan sa buong mundo at sa buong society. Ang issue na pag-uusapan naman natin ngayon, naku, makapulo ka na naman. Kaya samahan nyo kami sa isa namang makapulang issue kasama mga madlang sawsawera at sawsawera. Kasama din natin ang ating mga maring referee na si G1 at G2. At andyan din ang mahal na mahal nating trio tagapayo para magbigay ng wisdom o payo. Kasama andyan si Attorney Leonardo Acosta, Father Larry Perez, and Dr. Hazel Santos, ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya ngayon, umpisahan na natin ang makabulang issue ngayong araw kasama ang nag-iisang tiyang ng bayan, Tiyang Marian Rivera Dantes. Maraming salamat po bayat mga mads ng sawsawero at sawsawera. Nakaw, ang issue naman natin is ang issue ng pag-uusapan natin ngayon. Isang Becky na inigawan daw ng manliligaw ng kanyang best friend na Becky Dean. Oh my God! Ang mga problema hindi na kailangan palakihin. Pag-usapan natin yan. Face it! Face up! Kapal na mukha mo, Heidi. Ha? Tagal-tagal na nating magkaibigan. Ngayon mo pa ako hinagawa ng manliligaw. Ang tagal-tagal na sa akin yung laliligaw sa akin. Malapit. Sasugutin ko na siya eh. Ba't napunta pa sa yo, kapal na mukha mo, inakit po kasi ikaw balanti ka. Ngayon, dito tayo magharap sa face it, face off. Para matapos yung gilong-gulong ginawa mo. Naku, eto na, papakilala na natin. Siya daw ay inagawa ng manliligaw ng best friend niya. Hindi niya alam bakit niya ginawa ito. Tawagin na natin ang inagawan na si Lawrence Christine Gonzaga. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Okay, hello, Lauren. Ano ang pwede namin itawag sa'yo? Christine po, Christine. Okay, Christine. Ano yung dapat mong sabihin dito sa... Ano ang nireklamo mo? Kasi po yung kaibigan ko po, more than 18 years na po kami magkaibigan. Simula po nung grade 1 po kami hanggang nag-high school po kami. Lagi po kami magkasama, mag-freshman po talaga kami. Hindi po kami nag-iiwanan. Yun po yung turingan namin sa isa't isa. Tapos po hanggat nag-graduate na po kami, may nagliligaw po sa akin. Isang buwan na po siya naliligaw sa akin. Sasagutin ko na po dapat siya. May nabalitaan to ko na nilalandi daw po ng kaibigan ko si Heidi yung nangliligaw po sa akin. Hindi ko po alam kung makatotohanan nyo kaya hindi ko po pinakinggan yung mga chismis. Hanggang may nakapagsabi po ulit sa akin na sila na daw po nang naliligaw sa akin. Kasi po, simula po nung nakita ko yung mga naliligaw yung chismis na yun, hindi na po nagpaparandam yung naliligaw po sa akin. Simula na nalaman mo yung chismis na yun, Christine, hindi ka na kinakausapan lang o nire-replyan nitong nanliligaw sa'yo. Anong pangalan na nanliligaw sa'yo? Anghelo po. Anghelo. Isang buwan na siyang nililigaw sa'yo. Tapos, ang ending is mapupunta lang sa kaibigan mo si Heidi. Paano mo sila nahuli na sila na palang magkarelasyon? Hinahuli ko po siya. Nagkahalikan po sila sa likod bahay nila. Likod bahay po nila nagkahalikan. Sa harap ko po mismo, nakita ko po sila nagkahalikan dalawa. Ang sabi ko po, ang kapal naman ang mukha ninyo. Ha?
Ba't ko kay Angelo? Sa akin ka naliligaw, diba? Ba't kau napunta dyan kay Heidi? Ang sabi naman po nung Angelo, inakit daw po siya ng kaibigan ko, kaya po siya napaptol dun sa kaibigan ko. Hindi naman po ganun ang pagkakilala ko sa kaibigan ko. Tapos, hanggang sa may nakapagsabi po na inakit daw po talaga ng kaibigan ko yung manlilig si Angelo hanggat mapasakay niya. Hanggat po siya, mismo kaibigan ko po na ang nagsabi na hanggat yung kaibigan ko na po ang nagsabi na kinukuha, na inakit niya po talaga yung manliligaw ko. Mismo si Heidi na nagsabi. O po, mismo si Heidi na po nagsabi na inaalaw niya po talaga yung taong mahal ko. Yung taong naliligaw po sa akin. Nako. Siya ang kaibigan ng agaw sa manliligaw na para sa kaibigan niya. Tawagin na natin. Si Jericho Heidi Paras. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Kapal na mukha mo, ayup ka! Kapal na mukha mo! Ha? Christine, awat na, awat! Christine, awat na! Gio na, Gio, pakiawat! Okay, Chris. Heidi, dahil siya ang tanong, inagaw mo ba talaga ang manliligaw o inakit ang manliligaw na para dapat kay Christine? Opo, kasi po siya, nagbigay din po siya ng tukso sa akin na yung manliligaw niya na ang tagal-tagal daw po siya naliligaw doon sa kaibigan ko. Hindi niya pa daw po sinasagot. Sabi ko sa kanya, ako na lang kasi ligawan mo. Ako, isang 1 week lang kita paghihintayin. At sasagutin na kita agad. Hanggat nahulog po yung loob ko sa kanya, inuman po kami, nagkukwentuhan po kami dalawa hanggat inakit ko na po siya, hanggat may nangyari po sa amin dalawa. Kapal na mukha! Yo, ma'am! May nangyari na sa inyong dalawa nung Angelo na to. May nangyari na sa inyo. Opo, kasi po nalising po ko na that time, kasi nalising po kami dalawa pareha. Inuwi po ko. Muwi po ko sa bahay namin na ako lang po mag-isa dahil nakabukod na po ko sa pamilya ko dahil may trabaho na po ako. Nakabukod na po ko sa pamilya ko. Tapos po, may nangyari na po talaga sa amin. Palamukan mo. Hindi mo pa alam yung nararamdaman ng kaibigan mo. Kasi kaibigan mo, yung inagawan mo naman na ikaw. Parang ang labas nito dito, parang ikaw pa yung kabit. Eh, sa'yo ang napunta yung manliligaw. Parang meaning this, parang magiging kapit, si Christine ang magiging kapit. Palamukan nyo, ako pa pinilabas yung kabit. Sa ako ang unang niligawan ni Angelo. Ako dapat ang ligaw. At ikaw ang mistress. Nagkakagulo na dito. Nakilala na, napakinggan na natin ang dalawang panig. Ano naman ang boto ng ating mga sawsawero at sawsawera? Bubay kayo muna. Boto bubay na tayo. Maraming salamat siyang Maya na kanino ang inyong mga boto, mga madlang sawsawero at sawsawera. Ang nasa puti pa. Ang inagawan ng manliligaw? O ang nasa pula ba ang nang agaw ng manliligaw ni best friend? Itaas na ang mga placard na kanino ang inyong mga boto. Go! Puti, puti, puti. 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 Puti, puti. Nakikita naman natin siyang Maya na mas boboto sila kay Christine. Dahil si Christine talaga ang pumapalabas dito na tama. Kasi siya yung unang minahal ni Angelo. Dapat siya ang unang pinili at minahal. Yun ang ating boto bubay. Back to you, Mayan. Maraming salamat, bubay. Okay. Ngayon, bago tayo dumaan sa susunod na proseso ng ating programa, kausapin muna natin si
si Dr. Hazel kung ano ang masasabi niya sa issue natin. Okay, ang masasabi ko lang dito sa issue na to, ikaw dapat, Heidi, hindi ka dapat gumagawa ng ikakasisira ng friendship ninyong dalawa ni Christine. Kasi matagal na kayo magkaibigan, more than 18 years na kayo magkaibigan. Sa 18 years na yun, hindi mo man lang ba naisip na matagal kayo nagsasama bilang magkaibigan? Na dapat yung tiwala na yon na hindi mo dapat sinisira. Kasi pag sinira mo yung tiwala na ibinigay sa inang kaibigan mo, hindi mo na alam kung maibabalik mo yung tiwala na yon. Diba? Kasi ang tiwala, hindi ang tiwala, hindi ang pag-ibig, hindi natin alam kung mananatili yan sa atin. Pero ang pagkakaibigan, mananatili nga pang buhay kapag iningatan ng isang magkaibigan. Dapat isipin mo din, Heidi, na yung kaibigan mo si Christine ay iniisip na yung kabutihan mo para sa sarili mo at para sa kanya. Dapat isipin mo din yung anong kalahagahan niya bilang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel. Ito ang susunod natin ipapakilala. Kaibigan din siya ni Christine. Siya daw ang dumadamay sa kaibigan niya sa mga oras na walang wala. Na kailangan niya si Heidi. Tawagin na natin ang kaibigan niya si Hillary Santos. Pasok! Face up! Kapag na mukha mo, walang hiya ka! Di ka man lang naawas sa kaibigan mo! Okay, Hillary. Diretsyang tanong, ikaw yung... Ako po yung dumadamay sa kaibigan. Diyan kay Christine. Kapag kailangan niya po ng kaibigan, hindi po dapat, hindi dumadating si Heidi. Kasi po, may problema siya sa kaibigan niya. May problema siya na bigat, sobrang bigat na kailangan niya po ang kaibigan. Na tinawagan niya po si Heidi na dapat pumunta po siya ng bahay na more than 12 para makapag-usap po sila dun sa problema. Eh hindi naman dito po pumunta yung Heidi. Kaya po ako yung pumunta sa kanya. Kinausap ko siya po siya. Ako po yung lamay sa kanya. Tapos po, nagharap-harap po kami tatlo. Tapos nakita ko po na inagaw pala ni Heidi ang maniligaw na para sa kaibigan ko, si Christine. Hindi ko po alam yun eh, kasi po matali ko pong kaibigan niya si Christine. Matali po kami magkakaibigan eh. Nako, eto na. Tatawagin na ba natin? Okay, bago natin tawagin, makausapin muna natin ang isa ulit natin, mahal na Creator Gapayo, kung anong masasabi nila sa issue natin. Okay? Father Larry Perez. Okay. Sa mata ng Diyos, pagkakamali ito. Ang pagkakamali, dapat pinagsisisihan. Pinagsisihan mo dapat Chris Heidi na hindi mo na dapat ito gawin. Ay, di kasi ang kaibigan. Pag sinira mo ang pagkakaibigan yung dalawa, hindi mo na alam kung paano yung mauumpisahan yung sinimulan ninyo. Sa mata ng Diyos, sa mata ng basal, kahit anumang mata, kailangan natin magpakumbaba sa tao. Oo. Isipin natin, Heidi, na mali yung ginagawa mo, dapat hindi ka na sumabat doon sa gulo. Dapat ikaw na lang yung umiwas. Oo. Kung tinatutokso ka kay Angelo, dapat ikaw na lang umiwas doon kay Angelo. Para matigil at para maayos itong gulo, dapat pag-usapan nyo na lang to para matapos itong gulo na
ginawa mo, Heidi. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Father Larry Perez, siya ang lalaki sa buhay dapat ni Christine na napunta kay Heidi. Tawagin na natin si Angelo Bautista. Pasok! Praise it! Praise up! Praise it! Praise up! Baka pang nagpapalayan ka! Wait lang, Jiwa na dito. Pakiawat, Christine. Pakiawat po. Pakiawat. Angelo, derechan, tanong. Bakit naniligaw ka kay Christine at pa napunta kay Heidi? Inakit po kay Heidi. Kasi po, ang tagal ko na po naniligaw kay Christine, hindi po ako masigaw ko sagot. Kasi sabi nga, sasagutin ka na daw niya dapat, pero hindi ka man nang nagpaparamdam sa kanya. Hindi po ako nagpaparamdam sa kanya dahil po na kay Heidi po ako sa mga oras na hindi po ako nagpaparamdam sa kanya. Ayun! Sinagot na ni Angelo na talagang gusto niya talaga si Hi, gusto niya talaga si Heidi, pero ikaw, Angelo, ang tatanungin, gusto mo ba si Christine? Sa tagal ko pong naghintay sa kanya, parang wala na po ako nararamdaman. Pero, gusto mo si Heidi? Opo. Gusto mo na si Heidi sa mga oras sa tagal niyo nagsasamang dalawa? Gusto mo na siya agad? Opo, kasi matagal po namin nagkasama, may nangyari na po sa amin. Kaya nga, susunod sa nangyari na yun, hindi naman lang naisip na may nasasaktan na kayong tao. Kasi ang pakiramdam dito ni Christine, masakit, sasaktan din siya. Tao din siya na nasasaktan na dapat isipin niyo yung pakiramdam din ni Christine. Tao din siya na sasaktan, dapat iniisip yung pakiramdam niya kung ano yung nararamdaman niya. Diba? Okay. Kasi sa mga oras na to, kasalanan dito, Chris, kasalanan mo dito, Heidi, ikaw ang sumira sa relasyon ng magkaibigan ni Christine. Na dapat, kung ikaw tatanungin ko, Christine, mahal mo ba ang kaibigan mo si Chris? Heidi, kung ikaw tatanungin ko, mahal mo ba ang kaibigan mo si Christine? Opo. Gusto niyong mabalik yung pakikiibigan. Magiging magkaibigan niya. Opo. Kailangan mo makipaghiwalay kay Angelo. At Angelo, kung wala ka nang nararamdaman kay Christine, kailangan ka humingi ka ng tawad sa kanya. Pwede na rin kay Heidi. Kasi makikipaghiwalay na siya sa'yo. Pagkatapos nito, makakapag-usap pa kayo ng gusto. Okay? Okay, ngayon, kakausapin natin ang ating mahal na Trio Tagapayo. Kakausapin na natin. Okay, final paliwanag na lang to. Kasi nakapagsalita ng iba natin Trio Tagapayo kanina. Uinahin na natin si Attorney Leonardo Acosta. Okay, dito sa usapin ninyo, dapat nyo lang talagang ayusin. Kasi ang gulo na pinagmulan dito talaga si Heidi. Kasi Heidi, kailangan mong kausapin talaga at humingi ka ng tawad dito kaya Christine. Dahil siya yung ginawan mo ng mali. Siya yung ginawan mo ng kasalanan na dapat siya din, siya kaya ka humingi ng tawad, humingi ng sorry. Para mapatawad ka niya. Dahil sa tagal niyo magkakaibigan, sa isang lalaki lang kayo, sa isang lalaki lang masisira yung friendship ninyo, huwag niyo kakayaan na may makasira sa friendship ninyo. Dapat kayo mismo ang magpapakatatag sa friendship ninyo. Ang friendship na yan hindi masisira kapag yan rin yung tuhuyin nyo na maganda. Yun lamang po. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Kayo naman po, Father Larry Perez. Okay, final touch na lang yung sasabihin ko. Kailangan nyo sa kas...
Kasi sabi sa Biblia, ang pagmamahal ng isang tao, kapag hindi mo binantayan siya, hahanap at hahaman siya ng iba na pagmamahal. Ganun na ganyan nangyari sa inyong tatlo. Kasi pag pinabayaan mo, Christine, si Angelo, syempre, ako siya ni Heidi para mawala yung selos na ginawa mo kay Christine. Kaya ginawa mo kay Angelo, Christine, di ba? Kailangan nila talaga to ayusin para maayos na din yung gulo na pinasukan nyo. Yun naman po, maraming salamat. Maraming salamat, Atty. Lardo Acosta. Kayo naman po, Dr. Hazel Santos. Okay. Ganun lang din yung sasabihin ko. Final touch na lang din yung sasabihin ko. Kailangan nyo na lang talagang pag-usapan. Kasi ang kasalanan dito talaga si Heidi. Isipin mo, Heidi, yung best, ang magpagkakaibigan yung hindi na yan. Hindi na yung mapapalitan kapag nasira mo na tuluyan. Oo. Kasi ang pag-ibig kasi, hindi natin alam kung magtatagal ba yan sa atin. Pero ang pagkakaibigan, ang friendship ng magkaibigan, kahit kailan, hindi yan masisira kung walang magkakasiraan sa magkakaibigan. Yun lamang po at maraming salamat. Okay. Nakausap na natin ng ating mga 3 tagapayo. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Nakausap na natin ng ating mahal na 3 tagapayo. Oras na para makapag-desisyon ng ating mga bisita. Unahin na natin si Christine. Pinapatawag ko na kayo, Angelo and Heidi. Pero hindi ko pa kaya ibalik yung pagkaka-friendship namin, pagkakaibigan namin ni Heidi. Sana maintindihan mo din yung nararamdaman ko, nasaktan din ako sa nalaman ko na kayo na pala ni Heidi. Kung nagmamahalan talaga kayo, tatanggapin ko na lang. Pero Heidi, pinapatawag na kita, wala na akong sama na loob sa inyong dalawa ni Angelo. Mahal ko kayo bilang kaibigan. Patawad ko kayo. Wala akong hinanaki sa inyo. Hilary, ganun na lang din po yung sasabihin ko. Paparahin ko po kayong patatawarin sa ginawa niyo sa kaibigan ko na si Christine. Kahit anong mangyari, mahal na mahal ko din ko po kayo. Okay. Heidi, tawarin mo ako, Christine. Kasalanan ko to. Lalo mapatawad mo po. Matapatawad mo ko. Napatawad na kita. Hiwalayin ko si Angelo para matapos itong gulo. Angelo, magpapakalayo-layo na lang po ako para matapos na po ito yung gulo na nangyari. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Okay, ang ating face it, face off lesson of the day. Ang friendship, hindi yan mawawala kapag pinagtitibayan natin ang tiwala ng isa't isa. Kailangan ito ay hindi masisira kung ang tiwala ay hindi mawawala. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Yan ang ating face-to-face lesson of today. Maraming salamat sa ating mga bisita sa Madlang Sawsawera at Sawsawera. At ang aking co-host na si Bubay. At ang ating mahal na 3 at tagapayo. Hanggang bukas, mga Madlang Sawsawera, sa another na namang issue na ating haharapin. Dahil ang mga problema hindi na kailangan palakihin. Pag-usapan natin yan. Peace and peace.